Okay, so hello, good morning. Okay, so last time we already discussed dynamic routing. Okay, when we say dynamic routing, di ba, ito yung siya na yung bahalang maghanap ng ruta. Di ba? So may dalawang klase ng routing kasi, di ba, we have the static routing and dynamic routing. When we say static routing, di ba, sabi natin last time, pag sinabi natin static routing, yung ruta natin o yung daanan natin is naka-fix. Sabihin, yun at yun lang yung pwedeng daanan ng data natin. Then, may tinatawag din tayong dynamic routing, which means automatic. Pag automatic, so siya nang bahalang maghanap yung the best or the most possible path na kung saan makakarating yung data from one source to another ng mas mabilis. Kasi pag fix, di ba, kung saan po yung rutang dadala niya, 10. Yun yung 10. Kapag dynamic, yung 10 na yun pwede mabawasan. Depende sa tingin ng router kung saan yung pinaka mabilis na daanan. Okay. So last time, diniscuss natin yung unang sample ng dynamic routing, which is the OSPF. OSPF or the open path first. Okay. So pag sabi open path first, hahanapin niya yung pinaka mabilis o yung pinaka maikling ruta sa tingin niya na possible. Okay. So ang tatandaan lang kapag dynamic routing, so kailangan niya muna magpadala ng broadcast. Ibig sabihin, magtitest muna siya. Okay? So pag dynamic routing, magpapadala siya ng broadcast. Meaning, magsisend siya ng multiple packets or multiple data just to test kung may babalik sa kanya. Pag may nag-echo, so ibig sabihin, may nag-receive or may nagkaroon ng feedback dun sa data niya. So meaning, may kilala niya na ngayon yung bawat router sa paligid niya. So sa static routing, bago ka magkaroon ng static routing, dapat kilala niya muna lahat ng dadaanan. Okay, so dapat kilalanin niya lahat ng router sa paligid niya. Yun sa static routing. Kasi pag hindi niya kilala yung mga router sa paligid niya, para siya magbabato ng information. So same din naman sa dynamic. Pero ang ginagawa niya, is nagsisend muna siya ng broadcast or testing. So pag nagkaroon ng echo or feedback, so pwede na siyang mag-send ng information. Okay, so ganoon lang sa dynamic. So today, we're gonna discuss another example for dynamic routing. When we call EIGRP or the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. So ano po ba yung EIGRP? So let's start. EIGRP or the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol is a hybrid routing protocol possessing characteristic of both the distance vector and the link state routing protocol. It was a proprietary Cisco routing protocol, but Cisco decided to convert it to an open standard. So pag sinabi kasi natin distance vector, ito yung parang katulad sa OSPF, di ba? Kaya nga shortest path first. Okay? So pag sa distance vector, so ginagawa niya, di ba sabi natin sa OSPF, ang pinagbabasihan natin sa OSPF, kung sino yung may pinakamaikling cost. So cost kasi is equivalent to distance. Yun yung pipiliin ng router. Yung kaya siya tinawag na distance vector. So pag sinabi naman link state, so dapat yung connectivity ni router 1 at ni router 2 ay steady. Okay, so dapat itong bawat router na connected sa kanila ay kilala nila. Yun ibig sabihin ng link state. Okay, so pag distance vector, pinagbabasihan natin yung layo. Okay, pag sinabi naman link state routing, ang pinagbabasihan natin yung connection or yung connectivity. Okay, so kung matatandaan natin sa OSPF, ano yung kailangan natin sa OSPF? Diba, gumamit tayo ng network. Diba? So we use the network address. Yan. Nag-network add tayo, tsaka ng wildcard mask. Diba? So nag-wildcard tayo, wildcard mask. Yun yung ginamit natin. So dito hindi na natin required ang wildcard mask. Ang required lang natin dito, that will be a group. So same din sa OSPF, kailangan natin gumamit ng groupings. So kailangan they must belong in a same group or same autonomous system or autonomous region. Okay? Yeah. Let's see how the key features that make EIGRP helpful, especially for large and complex networks. So ginagamit siya. It supports both the IPv4 and IPv6. It also has the variable length subnet masking. It allows route summarization of any router in the network. Support load balancing. So pag sabi natin, excuse me.
itong BLCM, yung parang ginamit natin sa World Credit Mass. Okay, kasi di ba, pag masyadong malaki na yung network mo, such as the internet or the wide area network, so masyadong komplikado, di ba? So paano ba mas masisimplify na magkikita itong bawat PC na to? Diba? So paano ba yung, what is the most possible way na ano magamit yung mga data na to? Diba? Kasi pag may classes tayo, di ba alam natin pag class A, class B, sa class C, di ba? Limited lang yung pwede mong gamitin na IP address per classes. Di ba? So ang ginagawa ng iba, nabibase lang sila sa classless routing. Pag sinabing classless routing, kahit anong pwede mong gamitin. Diba? Regardless kung anong klaseng network ka, so gumagamit ng classless. Diba? So pag classless kasi, di ba alam natin kapag class 8, automatically ang subnet mask niya 255.255.0.0.0. Diba? So pag class B, 255.255.0.0. And then class C, 255.255.255.0. Pag sinabing classless, nabawa ito, 10.0.0.1. So this is class A. Pero lalagyan siya ng group, group 34. Tapos meron tayong 192.168.1.1. For example, tapos class 34. Meaning, class A to class B siya, pero belong lang sila sa isang group, isang network. Diba? Wala siyang pinagbasihan na dapat sa isang group pare-pareho kayong class A or pare-pareho yung class B or pare-pareho yung class C. Hindi ibig sabihin ng class list. Wala nang kwenta kung class A, class B or class C ka. Pinagbabasihan is kung anong group ka bilong. Sabihin niya that's group number 34. And each group, niya may kanya-kanya silang subnet mask. So lumabawa kung 10.0.0.1 ang subnet mask niya. For example lang to, abawa, 255.255.255.252. Sa example lang to ah. Tapos si same din to, si 192, same lang sila ng subnet mask. Kaya yung ibig sabihin na classless. Ha? So dapat kapag class A, 255.0.0.0. Pero ang ginamit natin, 255.255.255.0. That is classless. Hindi na natin gagamitin kung class A, class B, or class C siya. So ang gagamitin natin is by group. So same din siya sa route sa OSPF, may route summarization. Isa-summarize nyo, ililist daw niya lahat ng dinaanan ng ruta o lahat ng dinaanan ng network mo. Okay? Load balancing, yun yung ibig sabihin. Papantay niya yung pagbabato ng data from one source to another. EIGRP use a multicast address of 224.0.0.10 and use a Cisco Reliable Transport Protocol or RTP to send a messages to the multicast address. It has a default administrative distance of 90. So 90 yung ano natin, di ba, yung distance vector or yung cost, which less than the result of administrative distance of RIP and OSPF, implying that EIGRP routes will be paired over the RIP and the OSPF route. So yung command medyo less in compares RIP and OSPF. Okay, kasi kailangan lang natin dito, sabi dito, mamaya makita nyo, will be calculated based on the groups. Okay? So, before exchanging routing information, routers that route neighboring must be first become network. So, yun din, katulad ng SPF, sabi natin kanina, lahat ng klase ng dynamic routing, kailangan nilang mag-send ng broadcast o mag-send sila ng multiple cast o multiple data para malaman nila or mag-discover nila lahat ng kapitbahay nilang router or lahat ng kanilang neighboring router. Then, pag may nag-reply, ibig sabihin, pwede silang dumaan dito. So, pag wala nag-reply na data sa isang network o sa isang message niya, hindi mo siya pwede daanan doon. Okay? So, halimbawa, sabi natin, halimbawa, itong router na to, may mga router dito. So, connected siya dyan, connected siya dito, connected siya doon. Doon. Oh, connected siya dito. So, sample yan yung connection. Okay? So, gagawin itong router na to, magsisend muna siya ng test broadcast.
Yan. So lahat na ma-connected sa kanya. Magsisend siya. Pag may reply sa kanya, pag may nagkaroon ng feedback at may bumalik na data sa kanya, yung pabalik sa kanya, ibig sabihin, pwede niyang daanan yung router na yon. Pero kapag ito, walang ni-reply o walang bumalik na data sa kanya, sabihin, hindi siya pwedeng dumaan dito. Okay? Hindi siya pwedeng daanan yan. Kasi walang bumalik doon sa message na. Okay, so ganoon din itong router na to sa kita. Magsisend siya ng information doon sa mga kapitbahay niya. So pag walang mag-reply, meaning, hindi niya pwedeng daanan yung data. So yun ibig sabihin ng testing or broadcasting. Okay? Okay, so ito po ang kailangan natin for EIGRP. So kailangan daw, they must be configured in the same autonomous system or ASN number. So parang sabi natin sa SPF, they must be in the same group. So dapat nasa isang group lang yung ating network. Kasi kung magtitest ka ng isang network pero dalawang group siya, sila makikita. So yun ang kailangan natin. Okay? They must be in the same autonomous system or group. Router may also use the same parameter to calculate the metric. These parameters are called the key values or components of the matrix. As been seen, the key values are the bandwidth, delay, reliability, and load. So pag sabi natin metric, ito yung cost. Diba? So sabi natin, ito yung distance between router 1 to router 2, the distance between the router 1 to router 2. That's the cost. Automatic naman nilang kinukumpit yun. Once na kilala nila yung router nila, ang bawat router, alam nila yung neighboring router nila kung gaano sila kalayo sa isa't isa. Okay? By default, the only parameter used to calculate the EIGRP metric are the bandwidth and delay. The two parameters are disabled by default, so the network admin has to enable on the router when desired to use. So, EIGRP router, meron daw siyang tatlong table. So, same lang din sa OSPF. Meron siyang neighboring hood table. So, lahat ng connected na router sa kanya, nandoon. Yeah. Topology table, store, kung ano yung meron sa bawat kapitbahay niya. Alamin niya kung anong klaseng protocol na meron sa bawat router. Ayan. Topology table, store, routing information, learned from neighboring routing table. So, ano ba? Si table 1, nakapag-send siya ng ano, di ba? Si table 1. Si router 1, yeah, kapitbahay niya si router 2. So, yun yung neighboring table. Ngayon, kung anong meron kay router 2, kung ano yung design niya, si router 2, alam ni router 1. That is topology table. Yung design ni router 1, alam na ni, at yung design ni router 2, alam ni router 1. Yeah. Then, routing table, syempre, dito lahat ng mga ruta. Lahat ng mga dinaanan nung data natin. So, yung tatlong table. Neighboring hood table, lahat ng kapitbahay. Topology table, yung design ng bawat kapitbahay niya. Yung routing table, yung lahat ng dinaanan, yung router 1 patungo dun sa destination router niya. So, yan ang meron. So, same lang dito sa SPF. Meron din silang tatlo. Basta, lahat ng klase ng dynamic protocol, may neighboring table, may topology table, and may routing table. Lahat sila. Okay? Basta lahat ng routing table, lahat ng dynamic routing, meron tatlong table. Okay? So, EIGRP configuration on a router. So, ano kailangan natin? Ang kailangan lang natin is router EIGRP ASN. This command start EIGRP on the router. In order to become EIGRP, neighbor router must configure with the same AS number. You can use any number between 1 to 65,535. So sabi natin kanina, parang same group. They must be in the same group or same network. Okay? Then we also have the configured router command. Yeah, so configured router command, ang kailangan lang natin is network subnet or the wildcard mask. This command advertises a network directly connected to the network. Okay? So, yun yung dalawang kailangan natin, ha?
yung I router EIGRP AS or autonomous system. And we have the router wildcard bus. Okay? So yan lang po yung dalawang kailangan natin. Okay? So let's start to configure the following using the EIGRP. Sige, file nyo lang tayo. So, kailangan natin, tayong dalawang router. Ayan. Dalawang router. Ngayon tayong, syempre, tagad sa isang router, may dalawang PC. Ayan. Tapos, yung configuration lang nila, na ito 0000. So ito ay FA00. So ay FA00. Dilalagyan lang natin ng network address. Network address sa baba 2.0000. So 01, FA01, 01. So ito ay FA01 and also an FA01. There we have your network address. So copy lang natin yon. So sabihin natin ito ay 3. Sabihin natin ito ay 1. Yeah. So, decide na natin. So, configure na natin. So, lagyan na natin ng IP address yung bawat component. So, sa router muna tayo. So, click lang si router. Config. Ayan. Config. Tapos, interface. Pass internet 00. Pindutin si on. Ayan. Then, lagyan natin ang IP address. So, 00, nasa network address siya na 2. So, 2.0.0.1. Tapos, subnet mask. Automatic yan. Pass 01. 01 ito, nasa network 1.0 siya. So, 1.0.0.1. Subnet mask. Then, on. Tapos, same din sa router 2. Yan, sa router 2. Config. Pass internet 00. Ano sa 00, belong siya sa 2. So magiging 2.0.0.2. Kasi that one na siya, diba? So click. So make sure naka-on. Pass Ethernet 01, i-on uli. Yan. So si 01, nasa network 3 siya. So 3.0.0.1. Yan. Then, subnet mask. So lahat na sila nag-green. Ibig sabihin, pag naka-green yan, tama yung mga nilagay mong configuration. Diba? 1.0.0.1. So, lagyan na natin ng IP address. Ayan. 3.0.0.2. Ayan. So, may IP address na yung bawat router. So, yung PC naman. So, si PC naman, click lang si PC, desktop, IP config. Nagkailan na IP address? 1.0.0.2. Click si subnet mask. Siya sa nakakonnect kay that one, diba? So, 1.0.0.2. Ito naman sa PC 1. Desktop, IP config. So, lagyan IP address 3.0.0.2. Subnet mask. Then, siya sa nakakonnect 3.0.0.1. So, nalagyan na natin ng IP address ang bawat component. So, ngayon, i-configured na natin yung router as EIGRP. So, kapag EIGRP, ang gagawin nyo lang ay EN. Kailangan natin con, FT. Ayan. Tatype lang natin router. EIGRP. Tapos, yung ASN. Or kahit anong number daw, between 1 to 65,535. Kahit anong number. Then, followed by the network. Tapos, yung network address. Tapos, exit. Yeah. So, ganyan lang po ang kailangan natin i-configure sa bawat router. In short,
kailangan lang natin is yung directly connected network sa bawat router. Yeah. Kung sino daw yung mga na-connected sa kanya, yun lang yung tatawagin natin. Kung sino yung mga naka-attach dun sa router na yun, siya lang yung tatawagin natin. Parang same lang din sa OSPF, di ba? Kung sino yung directly attached. Okay, ang kailangan lang natin is yung directly attached network. Kung sino yung mga connected dun sa router natin, yun lang yung configure natin. Directly attached network. So yun ang tatawagin natin. Okay? Let's start. So syempre dun lang tayo sa router. CLI. Exit. Exit. Tinisin lang muna natin para wala tayo masyado. Yan. So start na tayo. Sabi dito, EN. Followed by COM. FP. Yan. Followed by network. EIGRP. Tapos, kung saan daw sila belong. So, kahit ano number daw, di ba? So, sabihin natin EIGRP1. Ah, mali. It's router EIGRP1. Yeah, sorry. Tapos, tatawagin lang natin yung directly connected network. So tatawagin natin lahat ng network address na connected sa kanya. Sino yung network address na connected sa kanya? So sa router 0 connected sa kanya 1.0.0 and 2.0.0. Yung tatawagin natin. 1.0.0.0 enter. Tapos network 2.0.0.0 tapos exit. Yan. Yun na. Tapos na. So kailangan lang daw po type lang si router EIGRP. Ayan. Tapos number between 1 to 65,000. Then followed by the network and network address. Tapos network and network address. Lahat nung directly attached network sa kanya. So dalawa lang connected sa kanya. Si 1 at si 0. I-close natin. So dito naman tayo kay 2. Diba? Tapos ganun lang ulit. CLI. Exit, 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 o balik, EN, con FT, router EIGR, EIGRP, then, 1. Sabi natin kanina, they must have the same or must belong to a same network or same autonomous system. So, kung 1 ang ginamit natin dito sa isa, sa router 0, so dapat lahat sila ay 1. Then sino connected kay router 0 or right router 1 si 2 tsaka si 3. So yung tatawagin natin. So we have network 2.0.0.0 tapos tawagin lang si 3. Then si 3, yan. Tapos exit. Let's exit. Then tapos na. Tapos na yung configuration mo. Then pwede na natin i-test. Self-test muna tayo. PC to router. Successful PC to router. Router to PC. So failed. So try natin ulit. Router to PC. Ayun, successful. PC to router. Yun, successful. So ibig sabihin, nagkita na yung PC to router. O ito naman. Router to router. Successful na. Router to router. Router to users, router 1, success. Router 1 to router 0, success. PC 0 to PC 1, yun, successful na. 0 to 1. And 1 to 0, successful. Okay po, nasunta po ba yun? Kung paano tines. So, ginamit lang natin, ito lang po. EN, con FT, tapos type nyo lang router, EIGRP, then kung anong belong na network sila, o belong na number. Kaya sabi nga natin, kahit anong number. Then followed by the network. Then tatawagin lang natin lahat ng router o lahat ng neighboring router na connected sa kanila. Okay po? So nakuha po ba yun? Tapos pwede mo na siya i-test. Show IP EIGRP neighbors. Yeah, para malaman mo kung sino kung paano yung connection nila. Neighbors. Yeah.
lumabas. So sa router 0, ang neighbor niya ay 2.0.0.2. Yan, nakita natin. Diba ito yun? Yung mga neighboring router niya, ito. So, yan na po. Ang configuration ng EIGRP. Sige, dagdagan natin. So, gawin naman natin 3. Pero bago yung 3, may question po ba doon? Nasundan po ba? Yes, sir. Nakasunod na. Okay. So, dito sa EIGRP, hindi na natin kailangan yung mga subnet mask natin. Yung mga control na ginawa natin sa OSPF. Diba? So, kailangan lang natin itong command na to. Diba? Yung itong part na yan. Okay? So, gawin naman natin siyang 3 naman. So, paano naman kapag 3? So, close lang. Sige, file nyo na lang tayo. So, file nyo. Yes. EIGRP. Okay? So, 3 router daw. 1, 2, 3. Tapos 1, 2, 2, 2, isang switch. Natagin natin isang switch. So, lagyan natin ang mga testing na yan. So, 2 switch, 4 na PC, tapos 3 router. So, lagyan na natin sila ng connections. Okay? PC0 to switch. Kahit alin lang naman dyan, walang problema. PC0 to switch. Yan. So, connect lang. Kahit ano ito, 00. Okay? So, ito ay FA01 pala. 01. Yan. (00) to (00). FA00. There we have FA00. (01) to (01) pa rin tayo malito. Ayan. FA01 o ay FA01. So ito ay FA00. FA00. Then, lagyan na lang natin ng network. Sabihin natin, ang network nito, 1.0.0.0. Ang network dito, 2.0.0. Network dito, 3.0.0. Then, network dito, 4.0.0. Yan. So, ito magiging 2.0.0.1. Tapos ito magiging 2.0.0.2. So ito ay 1.0.0.1. So FA01, ito magiging 3.0.0.1. So kasi ito yung network nila. Kasi ito magiging 3.0.0.2. So ito magiging 4.0.0.1. So, meron na tayong mga IP address. Ayan. O, sige, lagay na rin natin sa baba. Ito, magiging 1.0.0.2. 1.0.0.3. Ito, magiging 4.0.0.2. So 4.0.0.3. Then, lagyan natin IP address. So router 0 muna tayo. Config
pass Ethernet 00 on. So magiging 2.0.0.1. Pass Ethernet 01. Ah, 01 ako. 01 is 1. 00 ay on 2.0.0.1 subnet mask. Next. Doon naman sa gitna. Router 0. Config. 00 on, that is 2.0.0.2. 01, ano yung 01? Is 3. Ayan, 3. So, 3.0.0.1. Tapos, sa router 2 naman. Router 2, config 00 on. 00 is 4.0.0.1. Ayan. And 01 ay 3.0.0.2. Ayan. So, pag-check natin. Yeah, 2.0.0.1, 1.0.0. Pass Ethernet 00, 2.0.2, 0.1.3. Yeah. So, meron na sila. So, umilaw na sila, di ba? So, nakap na sila lahat. So, ibig sabihin, pag naka-green na yan, ibig sabihin tama yung paglalagay mo ng connection, tama yung paglalagay mo ng IP address. Okay? Yeah, sabihin tama yung mga cable na ginamit mo pag nag-green lahat yan. Pag nilagyan mo ng IP address. Sabihin, tamang cable connection. Then, yun na, tatawagin na natin sila using your EIGRP. So sabi natin kapag EIGRP, tatawagin lang natin yung directly attached. So sinong connected dito? So sa router 0, connected sa kanya ito, 1.0 tsaka 2.0. Yung tatawagin natin. Tawagin natin si router 0. CLI. Exit. 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 Exit na natin ulit. So, yan. So, kailangan daw EN con FT router EIGRP 100. EIGRP 100. So, sabi natin kahit anong number daw, walang problema. Tapos, sino yung network connected sa kanya? Tatawagin lang natin. 1.0.0.0. Tapos, tatawagin lang natin ulit si 2.0.0. Tapos, exit. O, next naman. Sino naman daw po ang connected kay router 1? So, kay router 1, connected sa kanya si 2 tsaka si 3. O, tatawagin lang natin. So, exit, exit, exit. Yan. So, EN, con, FT, router, EIGRP, 100 din ginamit natin. So, 100 din siya. So, we have the network. Yan. Network, tawagin lang natin ulit si 2.0.0.0. Tapos, tawagin lang din si 3. Si 3. Then, exit. So, okay na. So, meron na tayong sa 1, yan, 100. Sa router 2, so dapat same lang din, 100. And last, so tatawagin natin last si router 2. So, yung connected sa kanya, si 4 tsaka si 3. CLI. Exit, exit. So, EN, con FP. So, router, router EIGRP 100. Tapos, sining connected sa kanya? So, si network 3.0.0.0. At saka si 4.0.0. Then, exit. So, tapos na. So, try natin yung test. So, PC to PC muna tayo. Ah, wala pa lang IP address. Okay. So, di pa daw, wala pa daw IP address. So, lagyan po na natin. So, PC 0, desktop, IP config. Meron tayong 1.0.0.2. Saan siya connected? Kay 1.0.0.1. Yan. So, si PC 3 naman.
1.0.0.3 connection ta siya 1.0.0.1. So dito din desktop IP address which is 4.0.0.2 connected siya kay 4.0.0.1. So dito naman desktop config and IP address niya 4.0.0.3 connected siya kay 4.0.0.1. So try natin. Oh, successful PCC to PCC1. So successful sila by group. Yan, so successful route PCC to router 0. So successful na sa part nila. So dito naman. Okay, successful. Okay, so successful sa part nila, di ba? So try naman router to router, router to router. Oh, successful. Router to router 0 to router 1. Router 1 to router 0. Successful na sila. So double check yun na lang. So lahat na sila ay successful. So meaning, pag successful na yung bawat router, baka pwede na magkita si PC. So page. So baka ganyan, send lang kayo ng send. O yun na, successful na. O. Try natin, sabi lang ulit. O, successful. Yun naman. PC copy PC to PC1. O, successful. So dito naman siya dito, another successful. O dito naman sa kabila. Si PC dito, sa PC dito. So, successful. So this one to this one, so successful. So, sabihin, nagkita na yung bawat PC. So ano lang ginamit natin? Na command EN CONFT. We have the router EIGRP, yung autonomous system number, followed by the network. Tapos, directly attached address. Yan, directly attached network natin. Kung sino yung mga connected. So, yan lang po yung kailangan natin. Okay, for the EIGRP. Tapos, pwede mo na siya i-test ulit. Diba? So, exit lang natin. Ayan, nabawa. Show IP EIGRP neighbors. So check daw natin kung sino ang kanyang mga kapitbahay. Ayan. Diba? So, yan ang. Dinisplay niya na yung kanyang mga neighbor. So kung saan siya dumaan. Yung IP address ng kanyang dinaanan. So which is C0, which is CC2.0.0. Okay? So yan po. Nasundan naman po ba yon? Yes, sir. Okay. Sige, last sample tayo. Pero ibang connection naman. EIGRP4. So, dalawang router, dalawang switch, at yung dalawang PC. Siyempre, ang connection. So, kahit alin naman dyan connection, walang problema. Connection lang naman. Yan. So, sabi nga natin, kung tama yung cable na ginamit natin, so, pag nalagyan natin ng IP address yung mga yan, automatically mag-green. Okay, mag-green sila. So, meaning, tama yung connection na ginamit natin. Zero. FA0. Okay, so, ikakalkoconnect naman natin sila using serial connection. So, sa serial connection, may dalawa yan. Yung may oras tsaka wala. So, kahit ilang dito. Baba, ito lang. Click lang natin yan. So, wala. So, kailangan natin, kailangan daw ng serial connection. So, nakita natin yung serial connection. So, dapat maglalagay tayo ng serial connection sa kada router, di ba? So,
click lang natin si router. I-off muna natin siya. Ayan. Tapos hanapin nyo yung serial connection. Ayan. So, nakalagay dito, oh. Di ba pag-click naman natin yung router modules niya, may nakalagay na description. Oh, ito, 2T. The HWIC2T is a Cisco 2 serial port. O, so, kailangan natin ng serial, so drag lang natin. Tapos, on. Magandang sabi lang sa router. I-off muna. Kailangan daw natin ng serial, so click. So, ang serial natin is the HWIC2T. Yeah, nalagay naman 2 serial port. Yeah, so yun lang script niya. May description naman siya. So, on. Then, tsaka natin, lalagyan ng connection. So, serial na. So, ito. Click natin. Serial 00. Serial 00. Yeah. So, serial 000. Lagyan na lang natin para na matumalito. Then, lagyan na lang natin ng network. 192.168.1.0. So, 192.168.2.0. Sabihin natin. So, 192.168.3.0. Then, configured na lang natin. Nalagyan na lang natin na IP address. 192.168.2.1. Okay, 192.168.1.1. Naman ay 192.168.3.1. Yeah, palagyan natin ang router. So, config. Pass Ethernet 01 on. It's 192.168.1.1. Yan. Then serial 00. 000 is 192.168.2.1. Tapos on. Sabi na naman, router 1. Config 01 on. 192.168.3.1. Then 00 on. 192.168.2.2. So, sabi natin, pag nag-green na lahat yan, meaning tama na yung cable na ginamit. So, minsan, medyo delay lang yung configuration transition. Tingnan, medyo nag-iba pa kulay. Ibig sabihin yan, nag-configured pa lang yan. Okay, so, antay lang natin mag-green. So, napansin nyo, di ba, lahat na sila nag-green. So, kaya sabihin natin, simulation, nagkukulong siya ng self-configuration. Diba? So parang medyo matagal pa yung bago nag-green. So pag meron na sa router, yun na. So sa PC na tayo. So desktop. Sa PC, 192.168.1.2. So connected siya kay .1. Diba? O next. Ito naman. Desktop, PC, see, .3. Diba? Connection sa kay .1. Ito si .2. Tapos ito si .3. Yan. Tapos ito naman ay si 3.2. Tapos ito si 3.3. Lagyan natin IP address. Si .2 connected siya kay .1. Si ito naman. So, connected siya kay .3. Si .3 siya connected siya kay .1. Okay.
So, nalagyan na natin ang IP address yung bawat PC. So, pag within the network naman, successful naman yung connection, diba? So, pag within pa lang naman, magkikita yung mga yan. Pag within, yan o, kita na sila. So, pag nagpipil, isend nyo lang ulit. Ayun, successful. So, sa kabila naman, o, successful. Pag nag-build, bato uli, so successful na. So, okay na sila. So, okay sila within the group. So, break ulit tayo sa testing ng router configuration. So, ganun lang. Click. CLI. Exit. So, balik tayo EN. CONFT. Router EIGRP. O, kahit ito number, 1,000 naman. Diba? Then, tawagin lahat ng directly attached network. Yan. Network. Sino connected? 192.168.1.0. Sino pa connected? Si 192.2.0. Tapos, exit. Tapos ito naman, si router 1. CLI. EN, exit, EN, CONFT, router, EIGRP, so dapat 1,000 din, pare-pareha sila. Tapos tawagin lang yung mga directly attached network, which is 192.168.2.0, saka si 192.168.3.0, tapos exit. Tapos wait lang kayo ng few seconds para mag-testing sila. Kasi kahit ganyan niya, medyo mag-load pa yan. Ayan. So, successful na sila. So, successful. So, router 0 to router 1, then router 1 to router 0, successful. And PC1 to PC2, yun na, successful. PC1 to PC3, successful. O, ibig sabihin, nakita na sila. O, baligtad naman natin. PC2 to PC1, successful. PC2 to PC0, successful. Ibig sabihin, nakita na yung bawat network natin. Okay? So, ganyan lang po ang paggamit ng EIGRP. So, kailangan nyo lang i-type EN, CONFT, yung router, EIGRP, the network group nila. So, dapat pare-pareho. Then, type lang yung network. Then, yung network address nung kanilang directly connected network. So, lahat nung naka-attach sa kanila, yun lang yun yung tatawagin. So, kung meron siyang tatlong router pa, kung meron pa dito, edi tatlo tatawagin mo. Pag meron pa dito, edi tatlo lang, edi apat na. So, 1, 2, 3, 4 na yung tatawagin mo. So, kung sino, kung ilan yung connected na network sa kanila, tatawagin mo sila lahat. Okay? So, yan po ang EIGRP or another example for a dynamic routing or another example for automatic routing. So, that's it po. So, that will be the part of your pre-file. So, sa pre-file nyo dalawa, we have the OSPF and the EIGRP. Okay? So, later on, mag-upload ako ng activity nyo regarding for this one. Okay po? So, may question po ba? Wala lang po bang tanong? Wala po, sir. Okay, so that's it. So if there's no question, so that will be all for today. So abangan nyo lang po yung mga i-upload natin activity at i-upload na exam. Okay, so pasend na lang po sa GC ang inyong mga receipt. Nakapagbayad na po kayo for the exam para makasama po kayo sa i-upload ko. Okay po? So that's it. So thank you. Bye-bye. Thank you, sir.